Wala pa po. Ay, sorry. Sister. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin na Regina Celi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, aleluya. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay. Aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay na iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mo makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naloba ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Nung araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro
at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan nyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tanda ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos, sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulo na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ng David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itutulot na bubulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanman, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay magalak. Sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin.
ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos kong kagulakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa ninyo. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya'y itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poong Jesus aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon pag-alabin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggong ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Ano mga bagay?" tanong niya. At sumagot siya, "Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan,
ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Bigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang pumunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila nang siya'y kasalo na nila sa hapag. Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalot ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noo'y di tumindig sila at tagbalik sa Jerusalem. Naharap na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila at nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon. At inisaranaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ay may dalawang alagad tayong nakinarinig at sila ay pabalik ng Emmaus. At ano ang bitbit nila? Ang bitbit nila ay hopelessness. Kasi yung inaasahan nila ay tila'y nawala. Ano ba yung kanilang pag-asa na ang iniisip nila na si Jesus ay magpapalaya sa bayan ng Israel? Yun yung kanilang hope. Yun yung kanilang mithiin. Pero tila ang expectation nila did not meet the reality that they are in. Hindi nag-meet ang expectation sa reality. Pero habang kasama nila ni si Jesus, magandang paalala sa atin no, na habang kasama nila naglalakbay at hindi nila nakilala na si Jesus yun, ipinapaliwanag sa kanila ang kasulatan. Pinapaliwanag sa kanila na ang lahat ng ito ay kailangan daanan ng Mesiyas bago niya kamtin ang tagumpay. Kaya minsan, no, maganda rin makita natin sa buhay natin bilang Kristiyano, when we feel down and hopeless, kanino tayo at saan tayo kumakapit? Pag tayo'y tila nawawala ng pag-asa, nagiging disappointed, tila yung mga inaasahan natin ay hindi pa nangyayari, nagiging mainipin na tayo sa buhay, saan tayo kumakapit?
saan tayo sumasaling? At ang magandang paalala ho sa atin ang ating ebanghelyo, na sa salita ng Diyos tayo kumapit. Kasi ito din ang ginamit ni Jesus nang muling manumbalik ang pag-asa ng dalawang alagad niya. Ang salita ng Diyos, ang turo niya, ang siyang naging gabay nila sa kanilang paglalakbay. Kaya di ba nung nakilala na nila si Jesus at nawala sa harapan nila, ang sabi nila, kaya pala ganun na lamang ang pakiramdam natin habang kausap natin siya at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Maganda ho yung pagkasalin sa English. Were not our hearts burning? Naglalagablab ang puso habang pinapaliwanag ang salita. Kaya ho, maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano. When you feel down, ang una mong kakapitan ay ang salita ng Diyos. Ang una mong bubuksan ay ang salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano lang ang makikita mo sa Facebook, isishare mo. Allow God's Word to give you hope again. Hayaan mo yung salita ng Diyos na magbigay sa iyo ng pag-asa ulit. Hayaan mo sa buhay mo na ang salita ng Diyos ay magpanumbalik ng pag-asa muli sa iyo. Ang dalawang alagad na ito, shattered dreams. They are broken. Malungkot. Hopeless. Pero ang salita ng Diyos ang nagbigay pag-asa sa kanila. Tayo ba mga Kristiyano, kaya ba nating bigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay natin? Kaya ba nating bigyan ng salita ng Diyos at kaya ba nating kapitan ng salita ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay? Can we place our future in the hands of God? At ito po ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. Pangalawa ho, paano nakilala ng dalawang alagad si Jesus? Sa pagpirapiraso ni Jesus ng tinapay. At hindi ba ginagawa natin ito sa Eucharistia? Sa Eucharistia, nakikilala natin si Jesus. Na nagpapakita sa atin ng Diyos, lalo na tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia tuwing araw ng Linggo. Si Jesus na muling nabuhay ay muling nagpapakita sa atin at tinatanggap natin siya sa komunyon. Kaya po, pagtatanggap tayo ng komunyon, tandaan natin na si Jesus ang tinatanggap po natin. Si Jesus ang tinatanggap natin. Hindi ho pinapakain sa manok ang Eucharistia. May iba ho mga Kristiyano dahil no, masyadong lulong sa sugal, ginagamit ang ostya, ang katawan ni Kristo para ipakain sa manok nila para manalo. Kalapastanganan sa Diyos ho yan, ginagawa ninyo. Kasi ho, ang Eucharistia, ang tinapay na pagbabahaginan natin mamaya, ay si Kristo ho mismo. Para sa atin. Para sa iyo. Hindi ho para ipakain sa manok mo nang manalo ka sa sugal mo. Sa bisyo mo. Hindi ho ganoon. Si Kristo ang tinatanggap natin. Siya na tinapay ng buhay para sa atin. Kaya ho, pagtatanggap tayo ng komunyon, tanda mo si Kristo ang tinatanggap mo. Ang Diyos na muling nabuhay at patuloy nagpapakita at nagpapakilala sa atin. Sa salita ng Diyos at binibigyan tayo ng lakas
sa Eucharistia. Kaya ho, sana pagtatanggap tayo ng Eucharistia, tatanggapin natin sa komunyon si Jesus, bigyan natin ng kaukulang paggalang ang pagtanggap ko natin. Si Jesus ang tinatanggap mo. Hindi lang basta tinapayan, si Jesus mismo. Kaya ho, mainam pagkatapos magkomunyon, ay atin ang isubo at kainin ang tinapay ng buhay. Si Jesus na inaalay at binibigay ang sarili niya para sa atin. Para sa atin. Tanggapin natin siya lagi. Lalong-lalo na ngayong araw na ito. Tuwing araw ng Linggo. Si Jesus na muling nabuhay, siya ho ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At narinig natin, no? Mula sa hopelessness, nagkaroon ng kagalakan ang mga alagad na ito. Nung muling nakilala si Jesus, anong unang nilang ginawa? Sila ay bumalik sa Jerusalem at nagtatalon sa tuwa. Sana tayo din, pag nakikilala natin at nakikita natin si Jesus, dala natin ang kagalakan na ito. Dala natin ang kagalakan kahit saan tayo nagpupunta. Bakit ka masaya? Dahil tinanggap mo si Jesus. Bakit ka masaya? Dahil si Jesus ay nasa buhay mo. At yun po sana yung ating maging source of strength and joy bilang Kristiyano, na ang Diyos na muling nabuhay ay tinatanggap natin. Amen. Pagsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagbalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatang dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikologista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila, matiwasay nawa nilang maakit ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga ang ating mga espiritual na kahilingan.
Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Pagsitayan lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papapagbinabaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang krus ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Mago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay.
buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaiba yung kaginhawaan. Ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipaintulot mong ako'y mapakandusay sa sumasaiba yung kaginhawaan. Binulungan ng tinig mong nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo ng simbuyong karilangan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaiba yung kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaiba yung kaginhawaan. Dalangin pa sana mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko, ikaw lamang. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapay ng iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang mali o nakalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.